Hindi bababa sa 39 na tama ng bala ang tinamo ni Calbayog Mayor Ronaldo Aquino ayon sa kanyang anak. Patunay raw na talagang may intensyong patayin ang kanyang ama. May report si Mariz Umali. Sa panibagong videong nakuha ng GMA News, makikita ang maraming residenteng nakapaligid at kumukuha ng video sa puting van ni Calbayog Mayor Ronaldo Aquino na tadtad na ng bala at nakatigil sa gilid ng tulay. Habang naririnig ang iyakan ng ilan, makikita ang paglapit ng mga lalaking may mahahabang armas. May mga tao sa loob ng van na tinutulungan makalabas ang isang tao mula sa van. Sa kalsada, napuna pa ng kumukuha ng video ang dami ng basyo ng bala na nagkalat. Maya-maya, may lalaking naka-shorts na biglang lalapit at eto na ang sunod na nangyari. Dito na mapuputol ang video. Ito at ang iba pang video na kuha ng GMA News, nagpapakitang may mulingang namaril sa grupo ng mayor kahit nakabangga na ang sasakyan nito sa gilid ng tulay. Sabi ng anak ni Mayor Aquino, hindi bababa sa 39 na bala ang tinamo ng kanyang ama. Alos half pala ng body, yung bilang niya ng tama ng bala, yung 21 na yun. Pero more than that pa yung ano, yung tama. Halos hanggang kahit pa ako meron pati pa. Klarong-klaro naman po na talaga sinasadya talaga ang pagpatay sa tatay. Kasi kung hindi mo naman intensyon ang napatayin yun, hindi mo naman lalapitan to make sure na patay yung tao. Dalawa raw saksing nakausap ni Mark ang nakakita ng malapitan sa pangyayari. Nakatatlong ulit daw ang pagratrat sa sasakyan ng mayor ang mga tumarget sa kanya. Binangga pa raw na nakabuntot na sasakyan ang sasakyan ni Mayor Aquino habang pinagbabaril. Binangga ang pwet ng sasakyan. Kaya bumangga to sa railings ng tulay. Balik ito yung bumabaril doon sa side ng kung saan nakaupo yung father ko. Nagpapalitan sila. Matapos daw makumpirmang patay na ang alkalde, saka nagpulasan sakay ng kanilang mga sasakyan ang mga salarin. Iniimbestigahan pa raw ito ng PNP. Nauna nang sinabi ng PNP na nagsasagawa ng red teaming o pag-iinspeksyon ng kanilang mga tropa ang mga sangkot na pulis. Pero ayaw itong tanggapin ng anak ni Mayor Aquino. Sabi ko na daw ata na pabalik-balik sa area yung inaupan na yun. At siguro para sa akin nag-aaralan nila yung lugar na kung saan lang si Mayor kumadaan doon. Kung nagkataon na, bakit medyo patagal-tagal na naghihintay doon ang mga taong nakabonet doon malapit sa tulay. Pero giit ng Police Regional Office 8, nakasama ang nag-iimbestiga sa insidente. Wala naman talaga silang particular na solution. Except nagkataon lang talaga na nagkasabay sila sa daan. Hindi naman pulis natin ang unang pumutok. Nag-react na lang yung mga pulis natin. Dagdag ng PNP, natural lang daw sa kanilang mga operatiba ang magdala ng matataas na kalibre ng armas dahil sa dami raw ng NPA sa lugar. Minsan di mo na talaga makontrol yung ano yan. At parang nagiging instinct, nagiging reaction mo, magpuputok na magpuputok kasi pinuputok ka na rin kayo. So, firefight na yan. It's a simple shooting incident na hindi nagkakilanlan. Ang Malacanang, hinihintay din daw ang resulta ng investigasyon. Ang NBI nagpadala na ng forensic team sa Calbayog para imbestigahan ang insidente at agad isinailalim sa autopsy ang 13 nasawi sa kampo ni Mayor Aquino. Tatlong patay ang autopsy nila. Understand they're doing a crime scene investigation. That's all. I don't have the official report but I was told by Dr. Chera, the head of the team, that si Mayor ang isa doon. And pagkasabi niya lang sa akin ay the mayor suffered multiple gunshot wounds. Kahit may investigasyon ng NBI, tuloy pa rin daw ang parallel investigation ng Special Investigation Task Group ng PNP. Mariz Umali, GMA News.